So now we're gonna take a look at the current ranking. We're gonna take a look at ano nga ba? How it is after week 8. Right there, RSG number 1, TNC number 2. So these are the top 2 seeds that will go straight to the semifinals upper bracket elimination. Echo number 3, NXPE 4, Onic 5th, Omega 6, Blacklist, Brem, the world champs. We bid goodbye. Well, grabe si Omega, no? Parang every, ano, every time, para silang si ano, tingin niyo sa Christmas. Si Jose Marichan. Pag playoffs, lagi sumisilip, guys. Andito pa kami. Oo, okay. Pero alam mo, dito mo malalaman talaga na ang laki, katulad sinabi ni Mara, ang laki na naging tulong ng Blacklist International at Brent para iangat yung ating playing field dito sa Pilipinas. And who knew na at this point, yung two-time champions natin ng MPL, eh, malalaglag sa playoffs. So, by this time, alam ko naman, aware na tayo lahat that we are going to have new champions pagtapak natin sa playoffs. Tsaka ano to, it's just a reminder na every time, kasi marami nagsasabi na may sumpa daw ang pagiging champion. Eh. It's not a curse. More like, after kasi mo mag-champion, anong next? And yung mga teams usually nagre-rebuild. And ito maganda example to, kasi si Blacklist and Bren, recently lang sila nag-champion. Although si Blacklist last year pa. Pero si Coach Panda, he was an MPL champion as well nung season 3 with Archangel. Now, he has rebuilt. And ngayon nakita niya yung roster na alam niyang pwede niyang dalhin sa championship. After a long time, he's now back at the top. Dito dumarating yung point na parang dumaan na si Panda doon sa parang hindi ko alam kung ano yung gagawin natin next eh. Pero nag-champion na tayo. Yeah. So, yung gutom bumalik sa kanya. And for sure, right now, within him, yung gutom na yon hindi na mawawala. At sabi nga ni Coach Panda sa ating interview na nung na-secure nila yung number 1, parang gusto niyang umiyak kasi he struggled sa previous season. Yeah. So, it's such a glory for him. And for me, talagang deserving ni Coach Panda because he's such a great leader. Yep. Grabe talaga si Coach Panda. I mean, even as he's earned the entire league's respect. Mm-hmm. Now, we also have a possible bracketing para sa playoffs. I-reveal natin ang mga napili ng spots ng team sa social media, ha? In the near future. Ooh. So, this is the possibility. So, ito, nakikita naman natin, yung ating rank 3 or rank 4 will be picked by the rank 1. Yep. They're gonna go up against rank 5 or 6. That's gonna be picked by the rank 2. So, talaga nakasalalay sa kanila. Yep. So, ito yung significance niyan. If you are the rank 1 team, ikaw pipili kung sino yung potential na makakalaban mo next round. And most likely, yung rank 3 or number 4 yun, kung sino man yung pipiliin nila. Pero may chance din kasi malaglagay rank 3 or rank 4 sa lower bracket pag natalo sila nung rank 5 or rank 6. Yung rank 3 naman sa regular season natin, ang chance niyan is sila pipili kung sino yung pwede nila makalaban. Kasi sila yung pipili ng placing nung rank 5 at rank 6. So kunwari, si Echo, nilagay ni RSG sa bracket niya. So let's assume na nandun siya sa match 2. Si Echo, pwede niyang piliin sino yung makakatapat niya. Kasi siya pipili ng placement naman ng rank 5 and ng rank 6. Yan. So, now we can see how it's gonna go. And for our playoffs, it'll be best of 5. Grabe. So, syempre, may 2 lives. Itong ating top 2 teams, TNC and RSG. And finally, sa grand finals, best of 7. Yeah. Dun sa unang match, yung match 1 tsaka yung match 2 natin, it's just 1 life. Yeah. And isipin mo, what if mali yung gising mo nung umaga na yon. And that could actually, you know, that could actually be circumstances na magdadala sa'yo sa isang lugar na hindi ka komportable maglaro at that certain game. So, tignan nyo na lang kung gaano ka-importante yung dalawang buhay sa playoffs. Iba yung advantage. So, ano ba pinagkaiba ng ating best of 5 compared sa best of 3? Okay. How will that shake things up? Endurance test ang best of 5 eh. And paramihan kayo ng bala. And also, yung conditioning mo as the series goes on. Kasi with best of 3s, nakikita mo yung usual na nararanasan na kalaban mo with more matches that you've seen. Pero sa isang best of 5, habang tumatakbo yung game, binabasa mo kung anong game plan ng kalaban. So I think, for best of 5s, again, endurance test yan. And paramihan kayo ng bala. Ah, yun. Test of endurance.